Malaki the pricing batch 1 at shoutouts nga pala sa Hip Hop Hits TV. Yo, what's up? Welcome sa bagong video na naman natin. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga naging super rookie ng FlipTop. Pero paano ba mako-consider na super rookie ang isang MC? Well, para sa akin, ang definition ko ng super rookie ay isang baguhan na MC na nagpakita ng sign of brilliance and dominance sa liga. Yung mga rookie na nakipagsabayan sa mga mid-tier or even sa mga veteranong MCs. Also, it does not mean na 1 year lang ang scope para makonsider na rookie ang isang MC. Kasi sa isang taon ay hindi naman pare-pareho ng amount of battles each MCs. Kaya some rookies took 1.5 years or even longer para makover nila yung kanilang full rookie year. Here are top 5 FlipTop MCs na sa tingin ko ay matatawag na super rookie sa mga panahon nila. Pero bago ang lahat, malaking shoutouts muna kay Tahay Aguelus, Kennedy Guevara, and kay Leonard Laomok for this great suggestion. And guys, comment nyo lang yung mga content ideas nyo and I will try my best para gawan ng videos yung mga interesting ideas. Number 5, M-Zite. Right off the bat, nagparamdam agad si M-Zite na he will be something special, winning the best FlipTop tryout ever, going up against the league's best freestylers, namely Shernan, Pistolero, and Lil Jon. He shared the title with Lil Jon pero technically siya talaga yung champion dun. M-Zite debuted on April 11, 2014, 2 months after ng tryouts. He went up against Flipsy.1 and first battle niya pa lang ay makikitang hindi pang rookie ang galawan niya. Well, hindi na kasi bago sa kanya ang battle rap. Bago pa siya mag-tryout ay naging heavyweight MC na siya ng sunugan. As a rookie, he showed flashes of aggressive delivery, quality retains, and rebattles. Nanalo siya dominating every rounds. Next battle niya is against Pistolero wherein he continued to amaze us. Itong battle is pwedeng makonsider as the greatest rebattle game of all time. Grabe yung palitan nilang dalawa ng malalakas na rebattles. Nanalo ulit siya doon, ganun din sa next battle niya against Acer. He started 3-0 before losing to Romano in the first round of the 2015 Isa Buhay Tournament. Yung last battle ng rookie year niya is against Krega, one of the underrated battles to ng FlipTop. The battle ended in a draw dahil nga sa sobrang lakas nila pareho, pero you can make a case na si M-Zite ang nanalo doon. Overall, yung rookie year niya tallied a 3-1 win-loss record, a draw, a win against Damsa sa isang freestyle battle, and also a 2-on-2 win against Tyke and G-Clown, kasama niya si Shernan. Great accomplishments as a rookie. Number 4. Romano. After a not so impressive debut, Romano bounced back in his next battle against Cerberus. Sa battle na ito, nakita natin yung potential na pwedeng ma-develop ni Romano, yung delivery, jokes, bars, and rebattles. Next battle niya naman against Maki, same formula din, pero nung nawala siya sa round 3, he showed yung freestyle ability niya which impresses the fans and the judges. The following year, sumali siya sa Isa Buhay. Nobody really expected him to win all the way, pero in an upset, tinalo niya si M-Zite sa first round, edge Pistolero in the second round, and dominated Delo in the third round before losing to Batas in the finals. As an MC, hindi biro yung maka-Isa Buhay finals ka, pero ginawa ito ni Romano as a rookie pa. Sa course nga ng tournament na to ay mas nakilala na si Romano. Overall, 6-2 ang win-loss record niya as a rookie. Number 3, Zack Maestro. Before sumali si Zack sa FlipTop, he made a little name of himself sa Davao when he battled JB year 2012. Tuluyan siyang nakilala nung sumali siya sa FlipTop battling Zero R in his debut battle. And masasabing this is the best debut performance in the history of FlipTop. Even though natalo siya, marami pa rin fans including me ang tingin ay panalo siya sa laban. Pero regardless sa result ng battle, sobrang lakas pa rin nung performance na naipakita niya doon. Bagong bago sa pandinig sa mga panahon na yon, yung dikit-dikit na rhyme schemes pati yung mga creative bars. He instantly became a FlipTop sensation, especially sa Mindanao Division. Next battle niya after that is against APOC, wherein dikit din ang laban, split decision ulit, not in his favor. First win niya is against Flick G na sinundan pa ng dalawang magkasunod na panalo against Zayad and Iceberg. I think siya lang ata yung bumatil sa all 3 conferences ng FlipTop, Tagalog, English, and Bisaya Conference. Ang record niya nung rookie year niya is 3-2. Not so impressive on paper pero iba yung impact na naibahagi niya sa Mindanao Division, being influential and an inspiration sa madaming MCs. Number 2, Tipsy D. Late 2011 nung sumali si Tipsy D sa FlipTop. Sa mga panahong to ay naglalaro pa ang FlipTop sa simpleng asaran at lamangan. Tipsy D in his debut battle introduced some new techniques tulad lamang ng hashtag. Naging go-to style ni Tipsy D to and madami ding MCs ang nag-adapt sa style na to. Binansagan siya nun as improved Delo dahil sa advanced and timely pain game niya.
He made himself known after bodying Gin nung Ahon 3. Sa battle na to ay kapansin-pansin yung kakaibang formula na gamit niya, na fresh and unique sa pandinig. Sumali sila ni 3D sa 2x2 the following year, and even though they lost in the first round, gumawa naman sila ng history, dueling Looney and Abra in a close battle na mako-consider na one of the best rap battles sa history ng FlipTop. Driven by that loss, nag-improve pa ulit siya when he battled Notorious. Naging mas madiin and seryoso na yung delivery niya. He ended his rookie year edging Icarus in a close battle. Technically, may dalawang talo siya in his rookie year against Team LA and nung 5-on-5 battle. Pero sa solo, 4-0 ang kanyang win-loss record. Number 1, Mott. Tulad ni MZite, nag-tryout din si Mott. Natalo siya kay Onyx, champion that batch, pero still nakitaan siya ng potential ni Sir Ari kaya nasama siya sa mga special pick. Sa mga unang battles niya, pumatok agad siya sa mga tao dahil sa malinis niya na wordplay aka baliktaran. Although hindi siya yung unang gumawa nito, siya yung nagpasikat at gumamit nito consistently. Ang maganda sa ginagawa niya ay sinisimplihan niya lang yung setup niya para unang dinig ay naiintindihan na agad. Kaya marami ang humanga sa pinausong style nito ni Mott. Every battle, palakas ng palakas ang nagiging performance niya. He was a part of the first Royal Rumble ng FlipTop wherein he outclashes 4 fellow rookies. He ended the year with 5 total battles, all wins. At pwedeng sabihin na ito lang yung scope ng rookie year niya, which is great rookie year pa rin. Pero para sa akin, kinonsider ko pa rin yung course ng Isa Buhay Tournament as a part of his rookie year. Hindi kasi tulad ng mga MCs na nasa list na to, nung debut battle ni Mott ay nung Ahon 6, and may battle din siya nung Ahon 7, eksaktong 1 year yun. So pwedeng masabi talagang yun na yung rookie year niya. Pero to be fair sa ibang MCs na nasa list na nag-exceed ng isang taon, ay sinali ko na yung 2017 Isa Buhay Tournament. And alam naman na natin yung nangyari nun. Mott went on to win the 2017 Isa Buhay Tournament. Tinalo niya ang tatlong veterano, namely Plasma, Spade, and Apex, before cementing his title against Surgenyo. Currently, undefeated pa rin siya and maaring makontain niya to considering na he is young and still improving. So yan po ang aking top 5 super rookies, and I'm sure may namiss pa akong ibang magagaling na rookies, kaya mag-comment lang kayo ng ibang MCs na sa tingin nyo ay naging super rookie sa mga panahon nila. Hanggang dyan na lamang po mga pare, kung hindi pa kayo nakasubscribe, go ahead and hit that subscribe button for more videos. Till next time guys, peace!